Okay, hello mga kabungkalang. Welcome back to us. Ang ganda ng mga damo sa likod, no? Ito yung pinakamatamis na damo sa lupa. Sugarcane. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko, paano to paramihin? Huwag kayo sa mga method na binababad pa sa kung ano-ano. Siguro effective siya kung nasa malamig ang country. Pero nasa malamig din akong lugar. I think hindi siya effective kasi natry ko rin siya eh. Doon tayo sa pangtamad na style. Kasi yung mga pantamad na style, minsan, yan yung nag-e-epekto. Pero hindi naman sa tamad na tamad. Ano? I mean, lazy way, but it is super effective. I say 95% is effective. So, kung di po yung napanood, panoorin nyo. Pero ang topic natin, hindi yung mga damo sa likod ko. Hindi yung sugarcane. Ang topic natin ngayon, paano kayo magpapabunga o pabibilisin nyo yung pabunga ng isang halaman or ng, yung mabibilis lang tumuha katulad ng mga sili, ganyan. Pero at the same time, paano talaga siya tinatransplant? Kung nasa timba yung mga tanim nyo, katulad yung tanim ko. Kung nasa timba, wala sa lupa. Tara, let's go guys! Oh, nakita nyo, oh, halo-halo. Ito ang aking napakagandang bulaklak ng chrysanthemum. Papakita ko nyo sa guys kung paano ko ito pinaparami. Oh, hulaan nyo kung nasan dyan ang sili. Natural ito. Kasi halata naman dun yung lupa niya. Katabi ng beans ko, Baguio beans, yung kangkong. So, paano natin, ito kung ito technique to, ito yung technique na malupit, no? Sa mga professional na farmers, ganito sila magtanim. Okay guys, pakita ko lang ulit kung napanood nyo yung dati kong video tungkol dito sa aking kamatis, no, na tinransplant ko. Ayan yung timba niya, oh. Siyempre buhay na siya. So, para mabilis ang bunga, bawasan ang dahon. Ganyan. O, binawasan ko lang, no? Papakita ko lang sa inyo. Papakita ko sa inyo yung epekto niyan, no? Ito yung epekto niya pag mabilis ang bawas niya ng dahon. Ito na yung mga kamatis ko, mga 1.5 months pa lang to. Sabihin natin 2 months. Tignan nyo, ayun, no? Nagsisimula nung kanyang bunga. At saka ang laki na niya kagad, oh. Katulad niyan, oh. Nakita nyo, gupit-gupit yung mga dahon. Binabawasan ko yung dahon niyan, guys. Para mas mabilis ang bunga niya. Ayun, oh. Meron na siya kagad na bulaklak. Ayun, no? Kita natin. Ayun yung bulaklak niya. So, ganun din ang ginagawa ko dun sa iba kong mga kamatis. Ayun. Ayun. Gupit lahat ng dahon yan. But anyway, balik tayo dito sa ating sili. Ito yung sili ko. Pinatubo ko lang dito sa medium, no? Pag starters, meron kayong ganyan, lupa-lupa. Pero yung iba talaga, lupa-lupang ganyan, compost yan eh. Pero ito talaga yung iba kong style, no? Yan, oo. Obvious naman sili yan. Ayan, pinatubo ko lang sila sa ganyan. Compost din to. So, ito, pang start ko to, pang next year na yan. Kasi may winter nga dito sa amin, no? Ini-start ko siya sa ganyan pa lang pag summer na dito. Para next year, meron na akong malaking sili. But anyway, isa to sa mga timba ko na tinanimang ko ng papaya. Yan. Sa mga professional na farmers, pag meron kayong mga sakahan talaga, hindi nyo pwedeng pag, yung habaw sa isang buong taon, isa lang yung tanim nyo doon. Kailangan niro-rotate. Niro-rotate nyo lagi yung halaman. For example, 4 months, papaya, tapos, ay hindi, I mean, 4 months sibuyas, tapos 4 months kamatis, tapos 4 months. Katulad nitong mga tanim ko dito, 4 months. Ito yung beans, tapos pag ano na, pag sobrang init na, hindi na siya nabubuhay, kangkong naman. Sunod naman yan, yung ano naman, pag namatay na sila, nakaready na rin yung ano ko dyan, kamote, no? Pakita ko sa inyo sa ilalim dito, ayan, oh. Oh, hinaluan ko na ng silid dyan, oh. Ayan na siya. Kasi itong Baguio beans na to, guys, namamatay ito, kasi sabi dun sa ano, first time ko magtanim nito, eh, namamatay daw to pag sobrang init na. Pero actually, ayun na sila. Alam ko may bunga na ng iba dito eh. Pakita ko lang. Alam ko nagbunga na yung iba dito. Na-harvest ko na nga yung iba eh. Ayun na siya. Tinan nyo. Dami ng bulaklak. Meron na akong bunga-bunga. Ayan o oh, guys. Oh, ayun o. Oh, may bunga na yung iba. Ayun o. Oh. Baguio beans. First time. Ang sarap magpansit oh. Ayun o. Oh. Harvesting ko na nga yung bago pa mauna ng mga halimaw sa banga eh. Ayun o. Oh, may bunga na sila. Ayun na siya. Yan. Tayo dito. Ito rin. Halo-halo din to no. Sabi ko sa inyo, halu-haluin nyo para yung mga insekto malilito sila. So katulad nito, itong ano ko, sugar snap. Pang malamig lang to. So, pag namatay siya, kapalit naman niya itong ampalaya naman, oh. Ganyan. Kasi, pag sobrang init na, namamatay na to si yung aking sugar snap. Yung sinasabi ko sa inyo, yung kasing tamis ng ubas. So, kung ano, kung gusto nyo, pa-request natin, no? I-Tagalog naman natin yung video. May nag-request lang kasi yun sa akin. So, nakita nyo to, oh. Pinistart ko na dyan yung aking ubi na kamote. But anyway, ito siya, no, guys, no? Ito yung timba ko. Obviously, may nakatanim siya dyan dati. Ayan, no? Ang nakatanim dyan dati is papaya. So, ang mas maganda sa lupa, guys, kung hindi niro-rotate nyo yung nakatanim. For example, kung dati nakatanim, kamatis, pag nalanta na si kamatis, i-start up nyo na si, ano, si sili. So, dito natin lalagay yung sili natin na na-start ko na, no? So, ito, ano, para lang sa video. So, bago ko pa na-start yan, nakita nyo naman, no, putol. Diba sinabi ko sa inyo, puputulin nyo yung dulo, tsaka tinanggal ko rin yung, ayun, no, yung pinaka-dahon dyan, yung pinaka-baby niyang dahon. Yan yung mga baby niya pa isa pang dahon patay. Ano rin tanggalin na rin yan.
Tanggalin nyo na rin. So, tignan nyo naman. Ayan na siya, oh. May mga sanga-sanga na siya na pabunga dito. Ito, may bago siyang sanga dito. May bago siyang sanga doon. May bago rin siyang bunga doon. Yan yung ways na mas marami kayong for sure na pwedeng ma-harvest na bunga ng sili. So, dati yang nakatanim dyan, papaya. So, mas maganda yan kasi rotated nyo na siya. Yung nutrient ng lupa, hindi siya mamamatay. Kumbaga, mas beneficial sa halaman kasi kung ang dating na ugat ng yung ugat din ng papaya dito, mabubulok din. So mas maganda na yung ano niya, yung nakausbong sa kanya. Actually, nakalimutan ko na nga rin tong paso na to. Alam ko may mga tinanim ako dito ng buto. Ayan, nakalkal ko na naman. But anyway, ayan siya guys, no. Oh, yan. Tanim niyo lang diyan, ganyan lang kasimple, no. Usa rin yan siya din dadami. So kung may startup na kayong ganitong seedlings ng inyong sili. At as usual, lagyan nyo ng karton sa gilid dahil ang mga damo, may irita kayo pag dumadami na ang damo dyan. So, ganyan lang siya, no, guys, no? O, pwede na yan. Pwede na siya to. Tapos, diligan lang natin. Oh, may bago na naman akong tabo dito. At natural, ang ginagamit kong tubig ay tubig ulan. Para mas maganda, no? So, ito na siya, guys, no? Ilang months lang, nakita nyo naman to, oh. Yung putol-putol nyo, ayan na siya. Oh. May tatlong sanga na tumubo na sa kanya. Ayan siya eh. Oh. Medyo ito, medyo kumabit siya ng tubo dyan. Pero, kahit ganun pa man, tatlong sanga pa rin yung nagdulot sa kanya. Ayan siya. Oh. Tsaka meron na kagad bunga. Ay, bunga. I mean, bulaklak. Ayun o. Oh. Ayun, may bulaklak na kagad. At syempre, kung nakikita nyo yung mga palabas ko dati-dati, na merong mga, ito isang, ang mga halaman ko ay considered them pets. At meron silang treats. Dyan ang mga treats nila. Ang mga isda. No? Ayun. Ito naman ang isa kong pets na ayaw naman ng isda. Ni. Kroger mo. Say hi, Kroger mo. No, ito guys, yung isa kong timba, no. Hinalo ko siya dito sa sugar cane. Nakita niyo naman, no. Ang taba niya. Ang laki ng dahon. Ito yung kamay ko, eh, oh. Sobrang taba. Kasi nga, yung lupa niya, compost. Ayun yun, yung timba ko. Yun siya. Hinalo ko siya sa sugar cane kasi yung tubo, hindi to masyado ni insekto. Eh, yung sili, mabilis tong insekto yun, mabilis tong pestehin. So, para hindi kayo spray ng ano. Eh, di ihalo niya. Yeah. Oh. Hello guys. Oh, so ito na siya, no. Nakita niyo, oh, ang lalaki nung peppers. Ayun oh. So, ito na siya yung pinagtanim ko dito dati, ano to. Meron dito dating kamote, tapos meron to dating yung pinatubuan ko to ng kamote ng ano pa ba 'yun? Na black tuloy ako sa pusa ng kamote at saka ng tomatoes like that. So nakikita niyo ngayon, no. Oh, dito ko naman tinatanim yung aking peppers kasi kapag puro lang siya peppers, so kailangan lagyan niyo lagi ng pataba yung lupa, which is pangit din siya, no. So it's either you change the crops what you plant sa pot or hindi. Or papangit yung halaman nyo. But anyway, tala, harvest time tayo, no? Can you close this up? So nakita nyo, oh, ang laki nung aking peppers. Yun. So yun. Then, oh, yan na. Wow! Ito pa. Kunin natin ito isa. Masarap tong ganitong sili guys, matamis siya. Kaya ang tawag dito, banana pepper. Oh. Sana na. Kung nagustuhan niyo tong video ko na to, okay. I-reply niyo, tapos i-subscribe. Like. Thank you guys. Pwede na. And when you handed it to me, it was stopped. This is a brand new video. Yep.